Shoutout kay JR Toralba. So, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Hoy, kaibigan kita, paring JR, ha? Shoutout din kay MNM Gaming PH. Yan, magaling mag-ano yan, magbuhat sa ML yan. Kaibigan ko yan. Hi guys, Mats here and you're watching to my channel. I hope you're doing good because our God is so good. Yan, so due to ECQ, kaya tayo nagpa-vlog ng mga ganito. Pero ngayon, kung ikaw ay gustong mag-vlog, pero wala kang gears, wala kang camera, pero meron kang cellphone. So no worries kasi, no worries. Huwag kang mag-worry. Kasi karamihan sa mga vlogger ay nag-start naman din talaga through phone. Kaya huwag tayong mahiya kung ang pambablog lang natin ay phone. Without further ado, let's start and I'm gonna give you some tips. Yes, akala mo professional. Some tips to how to start vlog using your phone. So let's go! First, kailangan laging full charge yung battery ng ating cellphone. Kasi ang pangit naman pag mag-vlog tayo tapos naka 50% na lang or 20% na lang yung battery ng cellphone natin. So bigla ka na lang magbababay ng bigla ng ganon kasi mawawala na, malolobat na. So hindi ka na nakapag-outro, hindi ka na nakapag-vlog ng maayos kasi nag-ano ka sa battery mo. So nangyari sa akin yan kasi yung cellphone ko tsaka yung camera ko nalobat. Bukod sa battery na full charge, kailangan din isa-alang-alang din natin yung storage ng memory ng ating phone. At malaki yung storage ng phone natin. So, thankfully, kasi itong vlogging, ito yung ginagamit kong vlogging phone, is yung Huawei Nova 3i. So, hindi ko na kailangan pang bumili ng memory card kasi yung internal memory niya ay napakalaki na. Kung maghahanap ka din talaga ng mga cellphone na pang-i-start mo para mag-vlog, hanapin mo na yung malaki yung storage ng internal memory ng phone. Number 2. Pangalawang tips natin para sa inyo. Yes, feeling professional na naman. I'm feeling. Always film landscape. Huwag tayong mag-video ng naka-portrait. Huwag tayong mag-video ng ganyan kasi hindi maganda. Parang, for me, pag nakita ko ganun yung video ng isang vlogger, somehow nakakatamad panoorin. Pero depende din talaga sa content. Pero, syempre, mas maganda kasi naka-landscape. Para pag nanood, yung mga subscriber natin, maganda din. Mukha siyang professional tingnan. Landscape. Landscape dapat kanyan. Huwag nakaganto. Okay? Don't forget, never portrait. Landscape is check. Oh my God! Wow! So, number 3. Lighting. So, kailangan maayos ang lighting natin sa ating pag-vlog. Ang pangit naman kung madilim ang ating vlog. Diba? Isipin nyo, madilim yung vlog nyo, maitim ka pa. Edi hindi ka na nakita. Ano to? Ha? Invisible challenge. Bakit kailangan? Kasi maliwanag kailangan para makita ka ng subscriber mo o ng viewers mo. And then, isa-alang-alang din natin yung background natin sa likod natin. Kailangan maayos, pleasant tingnan para hindi nakaka-distract. Neto ko na lang din talaga na-realize yan. Kung mapapanood yung iba kong vlog, hindi ko tinitingnan, lalo na pag nasa boarding house ako dyan sa Tondo, hindi ko kasi masyadong tinitingnan yung nasa likod ko. So may mga nakasabit na pantalon, mga nakasabit na tuwalya, and ang ending, syempre hindi ko na ma-edit kasi nag-vlog na ako. Always think yung background and yung lighting natin. Kaya yung iba naman, bumibili ng ring light para mas maganda yung effects o yung lighting ng vlog mo. Kung wala naman tayong pambili ng ring light, so asa na lang din tayo talaga sa natural light.
doon na lang tayo talaga aasa or sa ilaw ng iyong bahay. Hanap ka lang ng angle o angle na kung saan ay hindi against the light. Yung nakikita ka. Okay? Reminder, yung nakikita ka, maliwanag at maganda ang background. Check. Number 4! First blood! So, kailangan din natin matutong mag-edit. Mag-edit ng ating vlog. Yes. So, kung marunong ka mag-vlog, kung gusto mo matuto mag-vlog, matututo ka din mag-edit. Okay? Actually, ako, una sa lahat, hindi ako marunong mag-edit ng vlog. Pero dahil yung passion, gusto ko mag-vlog. Gusto ko matuto mag-vlog. Siyempre, gusto ko din dapat matuto mag-edit ng vlog. Diba? So, tatanungin mo kung paano mag-edit ng vlog? Te, may YouTube. Search then how to edit video. Basic edit video. O, kasi ganun na makikita nyo naman din sa YouTube yan. Paano ba yung gamit kong pag-edit na app sa aking phone? Which is ang... Anong basa nyo dyan? A. Kinemaster. B. Kindmaster. Depende sa inyo kung anong basa nyo dyan. Kasi meron naman isang friend. Sabi ko, "Hoy friend, meron ka bang meron ka bang editor? Hoy friend! Meron ka bang apps na pang edit ng vlog dyan? Meron ako dito, Kinemaster. Oo, may Kinemaster ako. Gusto makasok sa'yo." So, ayun yung sabi ng isa kong friend, Kinemaster daw. Pero, pumunta naman ako sa isa kong friend. Friend, meron ka din bang dyan? Editor ng video, yung pang vlog? I have editor. Gusto ko? I have Kinemaster. Okay? Kinemaster. So, ayun yung tawag ng isa kong friend, Kinemaster daw, at yung isa kong friend ay Kinemaster. Ewan ko sa kanila. Ang init. Tip number 5. Start your vlog today. Not tomorrow. Kung gusto nating matutong mag-vlog, start doing now. Now! Tayo na dyan! Mag-vlog ka na! Gamitin mo na yung cellphone mo, oh! Kung wala kang cellphone, manginam ka na yung cellphone sa ate mo, sa kuya mo. Start vlog now! Vlog now! Pagda-diet, pinapabukas-bukas mo. Pati ba rin mag-vlog pag-vlog mo, pinapabukas-bukas mo? Vlog na! Bilis na! Tayo na dyan! Mag-vlog na tayo, and then syempre, isipin mo, ano ba yung gagawin kong content sa aking vlog? Yeah. Be yourself. Diba? Kung saan ka masaya, kung saan mo gusto, kung mahilig ka sa gadget review, mahilig ka sa makeup tutorial, kung nakakatawa ka, di magpatawa ka. Kung nakakaiyak ka, di magpaiyak ka. Di basta, be yourself and makikita mo naman din sa YouTube kasi madami kasing content talaga din. Ayun lang ang aking tips, 5 tips how to start your vlog using your phone. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, guys. So, maraming salamat. It's your kapalag, Matt Kulit, ang magkukulit sa inyo hanggang... And love you guys. God bless. Bye-bye.